Araw sa inyo mga ka-idol. Napaganda ng content natin ngayon. Sobrang init nito mga ka-idol. Malamang isa ka sa magbibigay po ng reaction dito. Isa ka sa magko-comment dito mga ka-idol. Napanood mo ba yung huli kong video na ang title ay tungkol sa mag Nissan NV350 ka na lang kaysa mag Toyota commuter di content ka. Di ba? Nung nabasa mo yung title na yon, nung nakita mo yung aking thumbnail, ano ang pumasok sa isip mo? Dalawa lang yan. Una, maaring kinumpare ko yung dalawa. Maaring binuhat ko ang NV350 versus the Toyota commuter di content. Maaring it's part of marketing dahil pinupersuade lang ni The Carlon Expert ang NV350 in favor of Nissan versus the Toyota commuter because wala naman talaga available na unit. Hirap makakuha po niyan at meron pong sistema ng pagkuha niyan. Totoo! Diba? So ano ba ang background ni The Carlon Expert? Hindi po ako mekaniko. Alam mo yan. Kung follower ka, alam mo yan. Diba? Pero kung hindi kita follower, ang akala mo, nagmamarunong ako. Akala mo, mema lang ako. Yun ang iniisip mo. Diba? Masado kang judgmental. Diba? Ang content ko, idol, is yung parang binibigyan ko lang kayo ng freedom of choice, no? Na wherein na kung ikaw yung tipong customer na into buying, gagamitin mo para sa iyong negosyo or gagamitin mo pang transport services, no, o pampamilya mo, pwede mong i-consider ang Nissan Urban NV350. Dahil yun naman talaga ang direct competitor ni Toyota commuter di content. Tama. 'Di ba? Pero in both sides, meron silang tinatawag na strength and weakness. Okay, ang dami mong alam. Ang dami mong alam sa Toyota commuter. Feeling mo mas magaling ka pa sa mekaniko. Na sinabi mo na Toyota commuter pa rin ako dahil matibay, Toyota, malakas ang power. Hindi umaangal ng akyatan, hindi tumitirik ng akyatan. Hindi natutuyuan ng langis. No? Hindi na hindi nagkakaproblema sa turbo actuator. Ano pa ba? Meron pa sinasabi sila na coolant, sakbulan, natutuyuan ng coolant. Mabilis maupod ang gulong sa harapan. Tapos sirain. Yan. Yun yung mga nakita kong comment sa Facebook na wherein hindi ko naman follower. Yung iba po dyan, nakita lang nila yung yung title, tapos nakikomment na. Tapos mali-mali pa yung spelling. Yun ang problema. Malakas tayong mang-bash, malakas tayong mag-comment na hindi po natin inaalam kung ano yung tunay na mensahe ng video. Na hindi po natin pinanood ang video from the start to end. Ang dulo, nagmumukha tayong pero kung kayo ay totoong follower ni The Carlon Expert, alam nyo na ang nature ko ay ahente. Diba? Hindi po ako nagmamagaling na mekaniko. Dahil, ang totoo idol, no, kaya ko pinipersuade ang mga customers going to NV350 dahil sila ay may readily available unit na kahit saan ka pumuntang Nissan, meron at meron ka makikitang Nissan NV350. Correct. Maaring wala pero meron ka makikita sa service. Maaring wala pero meron ka makikita sa inventaryo na kayang ilabas anytime na hindi namimili ng transaksyon. No? Kung ikaw ay tipong mapera, kaya mong bilhin ng cash, mabibili mo kaagad. Kung ikaw yung tipong mautak na tao, gusto mo mababa lang ang interest, mabibili mo through bank PO, pwede. Pero sa Toyota commuter di content, iba ang lingwahe dito, idol. Ako na magsasabi sa inyo, bakit? Galing ako ng Toyota. Alam ko ang strength and weakness ng Toyota commuter di content. Before mo makuha ang unit, idol,
dadaan ka sa katakot-takot na sistema pagdating sa pagkuha nito. True. Unang sistema, dapat approvable ka. Pangalawa is, dapat may pera ka, may pang down ka as higher down payment. Pangatlo, dapat nakapila ka. Pang-apat, dapat may reservations ka. Pang-lima, dapat willing to wait ka. Pang-anim, dapat kaya mong lunukin ang mataas na interest. Kaya mo ba? Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, idol. Yes, totoo, may strength ang ano, ang Toyota. Mas malakas ang power dahil mas malakas ang displacement. Mas matibay, given na yan, idol, kasi made in Japan po yan. Diba? Tama po ba ako? Pero may sinabi ba ditong komportabling sumakay dyan? Hindi. Matagtag. Alam mo yan, matagtag, idol. Mahina ang aircon? Yes! Walang blower sa pinakalikod. Alam mo sa sarili mo na kapag ikaw ay mismong pasahero ng mga UB Express, mas mamimili ka ng ba na sasakyan mo. Mas gugustuhin mong sumakay sa Nissan NB350 kaysa mag-commuter ka. Dahil alam mo sa sarili mo na kapag ikaw ay napunta doon sa pinakalikuran, sacrifice ka ngayon, tagaktak ang iyong pawis ngayon, kakapaypay, dahil hindi umaabot sa iyo ang aircon. Hirap na hirap ka ngayon. Hindi ka makatulog ng mahimbing. Hindi ka makakapanood ng Netflix. Ang gagawin mo is maghahanap ka ng towel para ipunas mo sa iyong kasingit-singitan dyan. Malas mo kung katabi mo ay medyo may amoy. Diba? Tama ba o mali? Mas gugustuhin mo ang sumakay ng Nissan NB350 dahil alam mo na yung aircon abot hanggang likod. May individual air vents at mas komportabling sumakay compared to the commuter. Okay, so meron dito kung sa katulad daw niya na commuter o pasahero, mas gusto niya ang malamig ang AC. Kaya ang lagi niyang ano, at saka ang isa po, ang totoo ay medyo ano, medyo masikip nga naman ang high ace compared sa NB350. Maluwag. Yun po, maluwag po kasi ang NB350. Medyo maliit po kasi ang loob ng high ace. Kaya mong siksikin niya ng 20 kahit 18 lang yung capacity. Yun, kung gagawin po ninyong passenger, maganda po ang NB350. Una, malamig ang aircon. Ang distribution pati niya ay hanggang likod. At maluwag ang upuan. Yun. Yun po. Sa high ace po kasi medyo makipot siya. Tapos ang distribution ng aircon ay dito lang sa harap at saka yung nandito sa likod ng upuan ng driver. Yun. Ang ano. Isa pa sa pagkumpara. Kaya mas pinipili ng mga commuter o ng mga passengers ang NB350 commuter. Okay, sabihin na natin na matibay siya. 'Di ba? Matibay siya, hindi siya masyadong sirain o kung meron man minor lang, masirain ang Nissan NB350. Who cares? 'Di ba? Kung may pera lang rin naman yung buyer, who cares? Kung gusto ko naman komportable. Tama ba mali? Tama! Tsaka, ako, kung ako naman ay pasahero or nakikisakay or sabi natin, isa akong may-ari, mas gugustuhin ko sumakay sa isang van na komportable ako. Malakas ang aircon, di ba? Hindi matagtag. Wala akong pakialam sa side ng ano, ng driver. Bakit? Trabaho niya yun eh. Kung may sira yan, malamang hindi niya inayos yung aking sasakyan, no? Hindi niya inayos na gamitin, maaring binarubal yung aking aking sasakyan. Kung madalas masira yan, malamang isa din ako sa may fault na gusto ko makatipid, pinapasok ko lang kung kani-kanin talyer or service. Hindi ko pinapasok sa mismong Nissan. 'Yun ang problema, idol. 'Di ba? Kaya sabi ng aking kaibigan, depende yan sa gumagamit, kung saan mo gagamitin ang sasakyan. Kung anong klaseng business style meron ka or paano mo
ginagamit para sa iyong pamilya ang iyong sasakyan, doon nagbabari yan, idol. So hindi lahat ng Nissan ay may problema. Gaya mo, hindi ka perfecto. Di ba? Maaring may strength yung commuter di content, pero meron din po siyang weakness. At isa po sa weakness ng Toyota commuter is yung pagkuha ng unit. Isa po yan. Kaya yun ang sinasabi ko sa aking video. Kaya wag po kayong ma-hurt na kung ang sinabi ko is mag Nissan NV350 na lang kayo kaysa mag-commuter kayo. Dahil concern ako sa'yo, idol. Concern ako sa'yo na huwag kang pumila ng sobrang tagal. Concern ako sa'yo na mabigyan ka ng unit. Concern ako sa'yo na hindi mo i-acquire yung sobrang taas ng interest. Di ba? Ngayon, kung willing ka sa lahat ng mga ngayon, idol, wala akong pakialam. Dahil alam ko, baka driver ka lang. Wala kang pakialam sa pera mo. O baka nakikisaw-saw ka lang sa mga nakikita mo sa Facebook groups na wala ka naman talagang totoong van. Di ba? I hope naintindihan po ito ng mga viewers natin na tayo ay walang sinisiraan in both parties. Lahat ng sasakyan may strength and weakness. Kahit anong pang magandang sasakyan dyan. Kaya nga sinasabi ni Lexus eh. Di ba? Pursuit of perfection ba yun? O parang ganun eh. Parang nabasa ko yung one time eh. O ganun, idol. Di ba? Lahat ng sasakyan, gusto nilang maging maganda yung kanilang produkto. No? Yung mga car manufacturers na yan, gusto nilang maging maganda ang produkto. Pero tayo bilang tao, hindi man tayo makukontento eh. Di ba? Sometimes kahit maganda na, pangit pa rin eh. Gaya mo. Di ba? Hindi ka naman perfecto eh. Kahit ako, hindi ako perfecto, idol. Dami mo reklamo eh. Okay? So sana nintindihan natin yung last kong video, idol. It's not comparing the two. Ang sinasabi ko lang dito is kung ikaw lang rin naman ay bibili ng bagong van, matagal ka na naghihintay, wala kang makuha ang unit, baka naman pwede mo i-consider ang Nissan NV350. Huwag ka muna magreklamo. Ngayon kung talagang willing ka naman talaga maghintay para sa Toyota commuter de content, wala problema, ikaw mag-decide, pera mo yan eh. Okay? So thank you for watching kay The Harlon Expert.